Yan, good morning mga kalapatids. May topic tayo ngayon sa video ito. Gagawa tayo ng video buong breeding ng kalapate. Una, magpapares, magmimate. After 7-8 days, mangingitlog ang kalapate. Maglilimlim ito ng 18 to 21 days, pipisa. At kung kailan, magpapadede ang kalapate. Oo, nagpapadede ang kalapate dahil ang kalapate ay may gatas. At kung kailan matatapos ang gatas nila, at magsusubo nito hanggang sa paglaki, hanggang sa pagkawalay, malalaman natin dito sa video ito. Kung bago ka lang sa video ko, yan, mag-subscribe ka na rin, click the button, like and share mo na rin, at ma-update ka pa sa mga video. Yan, mating muna. Tapos ng mating, mangingitlog ang kalapati in 7-8 days, mangingitlog na 21 days din, maglilimlim. Basic po ngayon, pero may magandang tics tama. Ayan, limlim, ganoon din po dito sa kabila. Ayan, naglilimlim, halinhina niyan. Ayan, kak. Ayan, ito yung hen. Ayan, halinhina niyan sa pan, sa paglilimlim ng kanilan. Ayan po. Hanggang yan ay mapisa at kanilang pagdidihin. Tunghayan po natin ang buong video to. Panoorin mo para malaman mo ang basic tips kung paano magpalaki ng inakay. Papadede, ayun o. Yun po. Yan, nagpapadede yun po. Ganyan po ang ano, papadede po. Kasi ano pa lang to, 3 days, 4 days, nagpapadede po yung ano. Ayan. Nanay at yung hen at saka yung kak, nagpapadede. Pag ganyan, after 5, 6 days, 7 days, pawala na yung gatas, yun na. Pag kumain na, yun na po yung isusubo nila. Ayan. Yun. Yan po yung nagpapadede. Yan po kung ano may dede pa. Papadede po siya. Oh. Ayan. More on gatas po ang binibigay niya muna. Bago po ano, pagkain, pag ano. May kasama na rin pero mas marami po yung gatas. Kaya minsan talagang bilog na bilog po yung butchi ng mga inakay. Yan po gatas pa po yung hinihingi, yung sinusubo niya. Yung sinusubo niya, yon. Tapos papakita ko naman yung mga lampas na sa ano, sa 1 week. 6 days, 7 days, pawala na yung gatas. So, eto, ipapakita ko po dito sa next. Dito, eto. Yan po. Yan. Pag ganyan na po ang inakay natin, ano na po siya, ang sinusubo na niyan is halos pagkain niya. Kaya yan, laging gutom itong mga breeder natin kung mga ganyan na ang size. Kasi yun, subo na sila. Yung kinakain nila, isinusubo na nila. Pagkakain nila, a few minutes, few seconds lang, tunaw na yung pagkain nila. Yun, isusubo naman nila dun sa inakay dahil wala na silang gatas. So yan, tomboots na tomboots lagi. Kaya wag natin pabayaan ang pagkain. So, ang binibigay natin dyan, yung mga ano na, yung mga growing mass. Tulad ng ano, may Integra 1,000, 2,000, 3,000, gano'n. Yung bio din, yun yung bio 1, bio 2, bio 3. Yun yung po yung mga ibinibigay na sa kanila para ano, para matunaw na laging nakalagay sa cage nila. And ito pong mga giant dab na to. Yan, susubo na po yan. Tingnan nyo po yung ano, yung butchi nila. May hindi na gaano kalakihan kasi wala na pong gatas yan.
Busog lang ako kasi kakakain. Magsusubo na ho yan mamaya. After ko sila bigyan ng tubig kasi tinitimpla ko pa po yung tubig. So, ganyan po ang inakay natin at mga breeder natin na nagpapagatas at nagsusubo. Yan, mga mag 1 week na po yan eh. Ganyan na po kalaki pag 1 week. Ayon. Tingnan natin itong isa kung magpapadebe pa ulit. Hindi pa yan. May ano din dyan kasi. Nakasampo niya lang. Ito yung nagpapadebe kanina. Ano. Bigay pa siya. Puro gatas bibigay niya. Oh. Pag binibideo na siya, papadebe na siya. Oh. Yan po. Yan. Yan. Padede po yan. May gatas po siyang binibigay dun sa inakay. More on gatas po pa talaga. Sa aso naman, yung first na dede, tinatawag natin colostrum dun sa aso na kailangan makuha ng tuta. Sa ibon naman, ito yon, kailangan mapagatas nila. Kaya biglang laki, nagugulat tayo, biglang laki to 3 days, tapos nagsisingsing na tayo, yun. Isang linggo, yun, start na rin sila ng ano, kain ng feeds. Kaya, andyan, magbibigay na tayo ng ano, ng, yun nga, yung chick grower natin na yung sabi nila, Integra or Bio. Bio 1, 2, 3, Integra 1,000, 2,000, yun po yun, yung feeds. Update natin po ulit. Yan. Yan po yung hindi dapat mawala. Yan po oh. Growing mass po. Pinaghalo ko po yung ano, yung growing mass. Bio 1 at saka bio 2. Yan, growing mass po yan. Para ano rin, ma-digest nila ng ano, ng soft at maibigay nila sa ano. Kasi malakas po ang protina niyan eh. Yan po. Ganun din. Kasi ito talagang kailangan niya na po ng magsubo kasi palaki na yung ano, yung inakay. Wala na kasi silang ano, wala na silang ano, gatas. So subo na lang, pagkain na lang yung kailangan ng inakay sa kanila. At para hindi naman din pumayat, kaya laging may ganyan. Yung iba ang dami nilang binibigay, pero sa akin kasi ito ano lang. Naubusan kasi ako ng ano eh, ng pink mineral. Ganyan po. Yun, isusubo nila kasi kailangan nila ng subuan ng pagkain yung ganung size. Hanggang sa paglaki na po yan, hanggang sa 30 days bago po mahiwalay. Yan po. Yan, binigyan ko din po yung mga iba dito. Yan po yung mga yung nagpapade. Oh, kahit na nagpapadede, binibigyan pa rin ng konti kasi ano, kailangan din ng ano, ng ano natin, ng mga ibon natin para habang ano, nagpapataba rin sila kasi isusubo yung ano. Kaya namamayat minsan yung mga breeder natin kasi nakukulangan na sila sa pagkain. Yan. Makakainin nila. Nandiyan lang yan. Maghapon. Kasi pagka sobrang dami naman, sa akin ha, sa experience ko, parang yung amoy po eh, nagsasawa din sila eh. Pag naamoy po nila ng todo-todo, eh nagsasawa din sila yan. Huminto po siya, pero itong sa taas. Ayan. Pag may video, huminto. Ayan po. Ayan po yung inakay na. Oh, medyo malaki na. Kaya, kailangan din nila. Tapos pagka, ano, yung iba, yan. Tinuturoan na rin nilang tumuka yung inakay nila. Yan po. Yung ano, dark check natin at saka yung light blue bar. Yan po yung magulang po. Yan po, red bar. At saka yung check. Yan. Tinuturoan na po nila yung ano. Kasi alos pahiwalay na to, mga ilang araw na lang po ay hiwalay na tong mga inakay na ito.
Ayan po. Yan po ang kwentong breeding, yung pag-iinakay nila hanggang mawin nila, hanggang mahiwala. Ayan. Ito, ano, hiniwalay ko na to. Ayan. Medyo marunong ng tumuka. Ayan, nagsasarili ng tumuka. Si Solo to eh. Ayan. Inano ko po siya. Hindi ko pa siya sinasama sa layers kasi ano lang siya, bubugbugin lang siya. E bata pa siya eh. Although dito lang naman, pagka medyo malaklakas na yung hampas ng pakpak niya eh. Ayan, pwede na ko na dyan ihalo sa layers. Ayan. Ayan. Patuloy pa rin sila. Yan mga kalapatids, naka-video muli tayo, munting video. Habang nanonood po kayo eh, subscribe na rin, click the bell, share nyo na rin, mag-comment below po kayo kung sakasakaling may tatanong po kayo. Yan, sasagutin ko rin po. Yan, maraming salamat muli sa panunood sa Valariaga Loft, Baguio City. Yan po. Bagong pisa kasi to, ito yung pinakahuling ano. Bagong pisa kaya ayan, nagka-guard pa rin yung ano. Ito halos ganito to, pero ayaw man niyang magbigay ng ano eh. Ayaw niyang magbigay ng kakulay niya, madamot. Puros binibigay. Pangalawa na to, blue bar pa rin. Eh sana nga mag-white pack yung bagong pisa para sa ganun eh. Mapakita ko po ah. Maraming salamat sa panunod. Ayan po oh. Mabait po ito. Ayan po. Yung bagong ano oh. Pangalawang araw niya po ngayon. Ang laki na kaagad oh. Sana nga mapisa pa yung isang itlog. Kasi tinignan ko naman yan noon eh. Parang may similya naman po. Ito po yung nanay oh. Ganyan po yung magiging anak nila. Sana nga. Thank you.